Ang hirap ng areglo ah. Kaya load ko to. Hoy, Jeremiah, huwag kang ganyan. Walang ganun, Jeremiah. Hindi ganun yon. Pero ang galing-galing mo. Pwede ka naman mag-stay dun ni. Ang ganda talaga ng boses niya. Grabe! Grabe niya. Key changer naman. Oh, wow. Grabe! Nice. Nice chest voice. Great job, Julie. I'm proud. Chest voice yun. Oh my God. Kuyang Hub! Bukas matatapos doon. Oh my gosh. Asan yung nagsabi na hindi nakakabirit si Julian? Yan talaga, puro chest voice talaga. Ako, nagigigil na ako sa inyo yung sinasabi ko. Ako, hindi talaga ako nang-aaway. Pero pag nagtitrigger ako, mubuko ka ba? Tinggan mo nga yun. Ano yun? Whisper? Whisper? Whistle? Whistle? Naman, naka-ano yan, naka... Oh, hindi ko alam kayo. Dapat nilagyan nyo dito, Aki, Yawa. We are back. We are back. Nag-base kami talaga, o, diba? Kami po yung Team Hubadera na magkapatid. At dahil honest ako, edi, hindi pa nalalaban to. Pero nisinot ko lang ng isang beses kasi, tapos ngayon sinot ko na ulit. Kasi alam ko magta-taping kami. Uy, aminin nyo kayo din. Ay kayo din, o bakit? Ako na naman ang sumusuot nito, tsaka kapatid ko naman katabi ko, din naman umamoy. Okay, today is kind of different. I know it's not your first time to react to videos na duet-duet yung Queendom. Nakita ko na. Yeah, nakita niya na before. So, this one naman, yeah, this one is real interesting kasi ang ganda na mga performances sila dito. And ako nakalimutan ko na yung mga songs dito eh, pero alam ko, isa to sa mga pinakamalinis, pinakamaganda nilang performances as duo performances ng Queendom and Kingdom. Eh, so, kung ganun, huwag na natin panoorin. Hindi. Mag-visit na naman ako. Okay, so it says here sa title, Thea Astley and Patrick Quiroz's Kileg Duet. Anong duet? Kileg Duet on the Queendom and Kingdom collab. So parang may special mention si Thea Astley dito tsaka si Patrick. Kasi during this time, ano, grabe yung chemistry nila. Di ba sila rin yung nag-duet nung nakaraan? Nung nakita, yung pinanood natin? Hindi. Nag-react tayo. Hindi. Si ano yung kasama niya? Si Garrett. Si Thea tsaka si Garrett. Hindi. Na. Basta talaga makikita natin talaga yan. Talaga ba? Ala. Nakalimutan na namin guys, so remind nyo kami sa comment section. Minsan kasi yung memory ko parang... Okay, we are so ready. Medyo may sound sa labas ha, pero laban lang yan. Ano pakialam? Gusto nyo ready? Lumipat kayo. Ate ko kayo. Ate ko kayo. Gusto ko yung ganun. Gigil na naman. Ready, 1, 2, 3. Nandito na naman yung mga kampong na kadiliman, no? Magyayawa na naman. Love the outfits. Sino color? Oh my God, wait! Ano? Bakit? Alam mo ba, kinakanta ko tong kanta na to this week and I even don't know why. Tapos papanoorin ka natin. Parang may premonition ka. Alam mo, I love this song. Talaga, promise. Gusto ko tong song na to. Ewan ko, for some reason yung melody niya, gusto ko. Ganda ng suot nila, no? Ganda, natatakot ako. Bakit may mga unpremonitions ako lately? Hello?
baka yung witch in you. Sana magka-premonition din ako sa auditions ko. Oo nga, wala pang result. Wala pa. Magmasal niyo. Padubeta. Guys, magmasal natin yung auditions ni Aki. Alam niyo ba kung saan siya nag-audition? Secret! Sige na. Alam na nila sa previous video natin sa Sparking. Uy, di nila alam lahat. Ngayon alam na nila lahat. Hindi nila alam ako mag-edit ito, so hindi natin kakakakakak. Huwag na! Kakak to. There you go. Si Jeremiah, sobrang bait niya. Oh my gosh, ayun na naman sila sa mga gowns nila. Ang ganda nila. Nakainis. Sorry. Only in Kingdom lang talaga yung ganyan. Oh, ginong ano, Patrick? Lodi! Oh my God. Ang gaganda nila, grabe. Hindi na magbabago kapalaran namin. Kinuha niyo na lahat ng opportunity. Ubus na powers namin. Sino to? Christian. Kalmado lang siya. Parang wala lang. Let's go, Ace! Ay, may pa-legs! Oh, sorry. Siyempre, ganyan kami mga alto. Binabawi oh, namin yan sa yes. Paskin. Tsaka magaganda yung legs ng mga tono. Okay. Drawing. Alam niyo, si Kuya Christian yung isa sa mga... He's one of the very few na male singers who has a thin voice na ang sarap pakinggan. Totoo. Hindi yung tipong... Sorry to use the word, pero may iba kasi na ang bakla pakinggan. Totoo. And tipong, to the point na minsan nagbo-boses ipis. Oo, ganun. Parang yung matining. Para siyang... Parang lamok, di ba, pag gumaan sa tinga niyo? Parang ganun. Meron kasi talagang ito ganun. Ito ha, sinasabi ko sa'yo, and then sa mga audience natin palagi, na yung tone is, gift mo talaga yun. Pag maganda yung tone mo, napaka-blessed mo. Oo, kasi wala ka nang magagawa doon pag yun yung tone mo. Pag mga techniques lang yung kulang mo, pwedeng aralin, ganito, ganyan. Mm-hmm. Pero pag tone na yung tsaka sa'yo, panindigan mo na lang yan hanggang dulo. You just have to find a way na it works. Mm-hmm. So, ayan, si Christian isa sa mga may matinis na tone pero maganda pakinggan. Pleasant pa rin siya. And speaking of tone na, Aisel Santos. Pagpasok pala, alam mo na kagad na Aisel Santos. Buong buo yung boses. And dinrowing niya kagad yung nota. Sabi niya, paano ganyan? Dinrow, pinlat niya sa hangin yung hip mga talaga. Notes. Yeah. Sorry. Sorry sa mga mahilig mag-scoop. Na lagi na lang. Sorry, hindi ko kaya. May mga pa, may papa, ano, saring siya. Sorry. Yung scooping kasi guys, ano sabihin na lang natin, actually yung scooping, okay naman yung technique niyan. Pero minsan kasi pag na-overuse, and minsan tinitake advantage din ng iba, hindi maganda kasi parang daya yung ginagawa mo. And hindi like I explained to you guys in the previous videos, when you do scooping kasi, there's a tendency na ma-flat kayo. Dumadang instead ka sa flat note. Instead of just hitting the note directly. So, hindi ginagawa ni Aisel yon. Siguro kung kailangan sa song or nandun talaga sa arrangement ng song, gagawin niya. Pero like, sa kanya hindi namin narinig. Spot on talaga. Pa. Unless yung kakantahin mo, yung pang ano black singers na parang... Maraming scoopings doon. Yung ganun-ganun. Okay lang. Totoo, okay lang. Pero if yung normal singing lang... Pag magsuscooping ka dito, ang tsaka. Paiwas na lang po. Huwag ka pong magpakita sa amin para hindi ka magpapakita. Baka masampal ka lang. Uy! Baka sabihin nila mga warfic itong magkapatid na to. Let's go. Ang dalawang ng bagay talaga boses, no? Medyo magkabash din sila eh. So, same wavelength, same... yung skill nila nag-match. Ah! Nag-change! Oh my God! Ba't ganyan kayo? Oh my gosh! Ang mga taas. Oh,
Ang hirap ng areglo, ah. Uy, ang hirap ng ganun, ha? Solid voice yung ginamit niya, Tiesel. Totoo. Tapos naka-falsetto headtone si Kuya si Christian. Pero Christian, naririnig mo pa rin siya. Yes. Balanse pa rin pakinggan. Yes. And ang areglo, kaya palagi ko sinasabi, di ba, na nakaka-amaze yung arranger nila dito. Kasi ang hirap ng areglo. Kailangan, pag ikaw yung singer, aralin mo talaga. Hindi pwedeng, obo kasi yung performance, okay lang yung kaya kong aralin ng ganito lang. Hindi. Kailangan mo mag-take time para aralin ang mga bali dito, sana, kasan mag-fade away, ganito. So, ang galing lang. Never pa ako, I mean, never pa ako manghang-manga sa arranger. I mean, dati na-amaze naman ako. Pero dito kasi consistent every week na lang may mga pasabog. Hindi pa ulit-ulit yung ginagawa sa mga areglo. Yes. Yung alam mo nang may bago na naman silang gagawin. So, minsan nga merong like tatlong key changes. Like, ano to? Kasi yung mga arrangers nila now, yung trip nila pang international na arrangement na kasi. Yeah, unlike before na very traditional. Yeah. Alam mo very na. Beerit lang all throughout. Wow. Kailangan kasi natin sumabay kasi in this generation, ang dami na kasing very versatile na singers. Sobra. Lalo pat uso na yung dami ng hybrids ngayon. Yes, uso na yung TikTok, may YouTube shorts pa. Ang daming mga singers na hindi lang nakikilala sa TV pero magagaling. Yes, super. So, grabe yung competition natin. Isa na yung kapatid ko dun. You mean yourself? Kapatid ko nga, tapos yourself. Ano yun? Third person na ano? POV? Mag-aaral muna akong English. Tara na nga! Nakakain ka lang ng pancake? May sarap ng pancake mo, ha? Niluto siya sa akin. Breakfast yung dinner namin. Pero masarap. Ito na naman itong mga... Oh my gosh! Loading ko to, Jeremiah. Sorry. And si Marianne. Oh! Bakit ba may lungkot sa'yo? Ang ganda ng song! Hello? Pinapakanta ito ng nanay ko. Napupuyat na ako. Hindi mo ba pansin ako sa'yo'y may pagtingin? Kaya loading ko to. Uy, Jeremiah, huwag kang ganyan. Walang ganun, Jeremiah. Hindi ganun yon. Pero ang galing-galing mo. Pwede ka naman mag-stay dun ni. Ang ganda talaga ng boses niya. Ay, anyway, patuloy tayo. Sa concert niya, grabe siya. Ang pag-ibig ko ay iyong dingin. Ayoko na sa earth. Oh my gosh. Sumasakulok sa iyo. Octave lang muna sila, okay? May gagawin to eh. Oo, may gagawin to. Alam ko na eh. Malalaman mo talaga na may niluluto sila. Ayan na. Nag-harmonize na. Hindi pa yan. Hindi nyo kami maluloko. Ati Chona din kami. Oh! As gagi. Taas lang para sa lalaki, ha? Kaakyat pa to. Uy, ang taas! Jeremiah, baka nakakalimutan mo, lalaki ka. Bro, anong problema mo? Taas-taas ng boses mo. Tsaka, Marian, pinupush mo rin yung batang to para ito, maging anuin. Pag kailangan talaga ilabas yung dragon, si Marian talaga, let's go. Automatic yan. Marian din, ang gagalgal din to ng tao. Eh. Tignan mo, sila dalawa tuloy dragon. Ito yung lagot ko, ha? Hapit na, mo. Balik big Manila. Bantay na ka. Gusnit yun ka, ha? Kamong, lagot ko ninyo. Ang taas talaga, Franz. Grabe! Kuya Jeremiah! Pwede naman yung sa baba yung kunin niya ng harmony. Ang taas talaga ng ano niya. Ayoko na nga, uuwi na ako. Wala, kakasat pa lang natin. First video pa lang. Grabe. Gusto ko yung ganyang book ni Mario, no? Oh, pack fresh. Yes!
ang genuine nila, no? Nagigilak yung mga tao. Talaga sila? Hana, be! Dahan-dahan lang, ha? Wait, this song is so good. Makitang makasama, makahawak ang mga kamay. Ay, taray. Hindi siya atat, no? She's taking her time talaga. Magiging atat ka pa ba kung alam mong yawa ka na? Siyempre, mag-a-attitude na ka. Ikaw ba naman magaling? Wala na kasi siyang ano, kailangang i-prove. Oo. So, kalmado lang siya. Mag-take time ako. And then, pag dumating na yung mga big notes, eto tayo. Lapag tayo ng high notes. Ganun lang. Ganun dapat. Narunong lumugar. Lalo na kung alam mong magaling ka. Hindi gaya ng mga nagko-comment siya. Nakala mo talaga, hindi ka naman kumakanta. Wala nang eye makeup niya. Anong tawag dyan? Eyeshadow. Nice placement. Saan panuorin ng drop jewel ni Hana? Totoo, ni Hana. Isa sa mga perfect examples siya sa drop jewel pag kumakanta. Grabe na. Key changer naman. Ala! Oh my gosh! F5 talaga yun! Ang ganda ng aming glow! In fairness kay Mark Bautista, alam ko may limit yung voice niya talaga, si baritone singer siya, pero naaabot niya, no? Kahit paano nagagawa niyang paraan. Medyo pareho kasi kami ng technique ni Kuya Mark. Yung tipong alam namin na hindi ganun ka taas yung, hindi ganun ka sustainable yung range namin. So what we do, instead of dropping the jaw entirely, we do parang half drop lang. Half drop para lang. Papuntang mix namin yun. Para hindi ka madaling mapagod. Lalo na kung so, alam mong hindi mo talaga range yung notes na yun. Nahanapan ng paraan kung gusto mo talaga. Okay. Aral-aral minsan ng music ka, yung mga nagko-comment dyan. Mainit yung ulo natin sa mga nagko-comment ng hindi maganda. Talaga. Oh my gosh, si Patrick na tsaka si ano? Sila nga, yung nag-duet last sila time. Sila ba? Okay. Parang real life, ano to? Kento. Kendall. Yes, girl. Ayoko po maging kaibigan kita. Ang galing-galing mo, ang ganda mo pa. Nasa sayo na lahat. Naging yaya mo tuloy ako. Pag nagsama tayo. Nice harmony. Ganda pa ng outfit. Ang paasahoy, Patrick. Ilang sa mga taong to. Oh my gosh, key change. Grabe! Iwo pala ako ba? Ang daming dinadaanan mo na, no? Headtone yung ganda niya. Oh wow. Grabe! Nice. Ang linis, oh. Feeling ko, no? Feeling ko silang dalawa, parang tayo, kuya. Yung tipong... Comfortable sila. Meron ka talagang... Meron, there are times kasi na you really have someone na parang you're meant to be paired when Totoo. You sing. Kasi si Thea, alam niyo na malaki talaga boses niya. So, bihira na may makakasabay sa kanya na hindi mataas yung range. And given na Patrick,
His name's Patrick, diba? Patrick is not really yung, ano ba yun sa... Hindi siya belty kind of, or yeah, hindi siya malatir na makapal yung boss. Kasi yes, kinakanta niya sa TikTok talaga mga ano, yung mga bago, mga bago, more bago mga chill, more, yes, yung mga ganun, diba? More runs and stuff. And then you just heard it. And, pero kinaya niya. Balad to. Tsaka hindi siya natabunan, ha? Totoo. Tsaka, alam mo, match na match sila kasi ang pogi tsaka ang ganda ni Thea. Tsaka they're the youngest of yes, the bunch. Talaga? Sila yung youngest of siguro the bunch. Man, no? Hindi ko kasi sure kung ano yung edad ni kasi yung Patrick, yung tatlong Bisaya na sira ulo, age ko yun eh. Kami lang yung mga... Yung mga yawa, yung mga gagaling. Tapos malamang sina Ate Aisel tsaka Julie, older sa totoo amin. Nga. Sa lalaki, hindi ko kasi alam kung sino mas bata siya or si Jeremiah. Kasi si Maya tsaka si Garrett yung close yung age. Mm-hmm. Close kami ng age ni Maya tsaka ni... So younger tsaka si Patrick. Oh. Kaya galing nila, promise, like seryoso. Galing. Malalaman mo pag magaling talaga kasi hindi mo na kailangan i-convince yung ibang tao na magaling sila. Like, upon hearing, alam mo na kagad, oh, swak. Yes. Ganda. Okay. Ay, oh, yung smile. Yes. Ang kulit ni Thea din, no? Huwag na ako inaano, ha? Totoo. Ayan na, yung lodi ko. Huy, hindi natin gagalingan, Bill. Nawala na po talaga kami ng gana sa wala buhay. Wala na harap. Ubus na. Gigigil na talaga ako. Tignan nyo nga ang pag-upo ko. Parang tambay na. Pinapractice ilang... ko na talaga. Ikakarin para ko yung tambay. Oo, oo. Ganito na. Hindi na ako professional. Ay, no. Misit na ubo to. Yung na ubo ko, tapos tumatawa ka pa. Labi ilang notes pa lang yung kay, ano, ha, kay Julian. Ha, pero napawaw na kami kaagad. Hindi talaga tanggap ng puso ko. Ito, magaling din talaga ito. Nagigil din ako sa batang ito. Wait lang. Ano sabi mo nung nakita mo si, ano, si... Oh, yeah! Wait ano, lang. Quick. In person. Story time. So, when I first met him, punta tayo sa, ano noon, sa studio. Sorry. Tapos, hindi ko talaga alam kasi I... Mind you guys, hindi ako mahilig talaga sa local na artist. So, I don't know the names of the recent people. Yung ganun. Tapos, nakatayo siya sa gilid ko. I was in the tech booth. Hindi ko alam ha na singer po. Singers. Tapos sabi ko lang, alam mo naman ako, very appreciative ako sa mga tao talaga sa paligid ko. Kahit parang gago ako tingnan. Mm-hmm. Sabi ko sa kanya, oh my God, I like your hair. Your hair is so nice. You look pretty with your hair. Tapos sabi niya sa akin, oh, talaga? Thank you. Tapos na-shock na lang ako nung paano na ng segue. Oh my God, umakyat siya sa stage. Sabi ko talaga, putang ina pala, pala singer yun. Pala yun. Tapos ginanun ko lang. Pero in fairness kay Garrett, no, hindi siya mayabang. Mabait talaga siya. Yes. Like, alam mong genuine na mabait. Genuine na, na kung ano yung pinapakita sa'yo, yun talaga siya. Hindi siya or baka mapapakita. Nasanay lang ako noon na pag may kinocompliment ako, like genuine compliment, tinatarayan ako. Kaya parang naisip... Saka sinagpa-thank you talaga siya. Kaya naisip ko nga, parang... Baka normal person lang to like me na nasa studio. Tapos may singer pala singer yun. Singer pala siya. Tsaka may sinabi ka pa na ang, ano niya, ang aliwalas, ang pogi niya sa personal. Yeah, super. Si Garrett. Yes. Maano siya, makinis. Kung naging straight ako, crush ko to. Maano to? Juduwain ko to kung straight ako. Oh, pwede ka naman. Ay! Tipinus ko talaga yun. Nice harmony. Teachers, oh my gosh. Nakakatakot talaga yung arendo nila dito. No, hindi pwedeng hindi ka handa. Nice chest voice. Great job, Julie. I'm proud. Just listen. Oh my God. Kuya Hub, bukas matatapos din. Oh my gosh. Asan yung nagsabi na hindi nakakabirit si Julian? Yan talaga, puro chest voice talaga. Ako, nagigigil na ako sa inyo yung sinasabi ko. Ako, hindi talaga ako nang-aaway. Pero pag nagtitrigger ako, mubuko ka ba? Tinggan mo nga yun. Ano yun? Whisper? Whisper? Whistle? Whistle? Headtone yun, headtone yun. Yung comment mo nga, mali-mali yung spelling. Kahit nakatagalog ka na, mali pa yung spelling. Sa talagang ito. Lumalabas pagkatambay ko sa inyo. Ayan, ginagalit ko kasi si Aki. Chest note na, ang haba pa ng hininga. Supported ano pang gusto well with nyo? The diaphragm.
So, ang sinasabi na namin dito, pag nag-mix voice si Julie, dahil kailangan sa song, hindi dahil hindi niya kaya. Mm-mm. Mukha kang tanga. Yung song mismo, nire-require kang mag-mix voice, ibibirit mo from start to end. Tanga ka. Oo. Oh. Yun nga ginawa nila sa comment, eh. Tanga-tangahan. Black talaga kita, ha? Mm-hmm. Comment ka ulit para ma-black kita. Wala ka lang makikitang video. Comment ko kayo ulit. Hindi ka talaga isa lang. Alam ko kayo. Ulit-ulit yung mga ano nyo. Tapos parang kape-pasted yung ano, ha? Yung comment. Mali-mali pa yung spelling. Di ba, Filipino ka, tapos taga Manila ka, dapat maayos yung spelling mo sa Tagalog mo. Mabuti pa kami, Bisaya. Totoo. Marunong pa mag-spell ng Tagalog. Gigikin ako sa'yo. Makalis na nga ako. Hindi pa tayo tapos. Okay. Malapit na ilang seconds na lang to. Gagalit sorry, na ako. Sorry, nagagalit, nagagalit kami sa mga nang babash eh. Grabe, oh. Let's go! Wait, hold on. I will add something. Ano? I don't mean to be biased ha, pero you can really hear Kuya no na there's really a difference sa tone ng mga tao na how do I say this? There's a difference in the tone of people who are, you know, people of color. Let's just say people of color. I'm not being biased, ito. Pero I don't know. May kakaibang dating, may kakaibang soul. Yeah. Gift sa kanila yon, sa race nila mismo, yes. Siguro. Tayong mga Pinoy din, meron din tayong assets in singing. And yung sa atin kasi is, we can easily pick up yes. Notes and words kahit sounds. Hindi natin siya, ano. And ang nangunguna sa linya dyan, si Julianne San Jose. Oo, ginataba naman yung boldest. Alam mo ba, ito, ngayong araw ko na nalaman, inaran niya lang yun ng 30 minutes. Hindi ko kaya yon kahit marunong ako mag-Japanese, may basics ako, hindi ko kayang aralin ng 30 minutes lang ang isang song na perfect yung pronunciation. Ate Julie, anong gagawin namin? Nasa sale na lahat. Perfect ka na. So, sana na kami lulugar sa puntong yun. Parang binigyan natin siya ng problema, no? Bakit perfect ka po? Parang ganun. Oo. Tapos kahit siya hindi niya alam paano sagutin. Bakit ganun ka po? Puti na nga ng kilikili mo. Ang ganda. Bakit tinunan mo talaga yung kilikili? Offset na yun eh. Hoy, may nag-comment din nung last video natin, ang puti daw nung kilikili mo. Kasi di ba yung unang video mo dito this year, naka-ano ka? Actually guys, puti talaga kilikili ko. Mabalahibo lang ako kasi may tikos ako. Kaya I'm so hairy. Para akong unggoy. So hindi ako kung hindi ako nagle-laser, nagwa-wax, parang unggoy yung kilikili ko. Nakakaya naman sa'yo. Unggoy na to. So ano, paano kami? Hindi, unggoy na to. Lice human tayo na unggoy, manggod. Okay lang. Kami yung unggoy na nakaka-afford ng pa-flawless na facial. Tsaka nagpa-laser. Diba nagpa-laser ka last week? Oo, ang ganda nun, Japanese. Ah, sorry, mamaya na kami magdadaldal. Sige, mamaya na kami magdadaldal. Sorry, ilang seconds na lang to, tapusin mamaya, na natin sorry, to. Sorry. Hindi talaga nagsak sa tayo nga pag sila kumakanta. Hindi nyo lang alam, mga HD itong ano namin. Yes. Actually. Yes. Nice. Dapat may paganyan sa ano sa concert ng Queendom, ah. Sana i-guess nila yung Kingdom, tapos may ganyang prod. Masaya yon, maganda yon for sure. Nalungkot ako ng konti kasi wala si, ano, si Jessica dito sa prod na to. Pansin mo, wala siya. Anong nangyari ka, Jessica, dito? May pinuntahan siyang baka project. Busy. Oh, feeling ko may out of town. Ay, feeling ko nung pa-Dubai siya. Parang ito yun. Eh, busy so. Yung manenay natin. Okay lang. Kung saan kayo maging makasaya. Totoo. Tsaka wala din si ano, si Jenny, sino pa ba wala? Si Rita kasi nanganak na nga this time siguro. Ako inaantay ko talaga si Ate Rita. Babalik na siya kasi nag-show na nung isang araw eh. Nag-show na eh. Inaantay ko talaga. Yun talaga inaantay ko. Alam niyo si Rita, hindi siya pwedeng palitan sa Queendom kasi siya lang, nag-iisang si Rita lang ang may style na ganyan. Yung ginagawa niya, yung salty effect. Yes, very edgy effortless. Kasi very yes, edgy siya kumanta. That's the right word. Very edgy yung style niya. Yung mga lahi namin. Yes, ganun. Mga... Yung mga tipong, yung mga tipong ayaw sumunod sa mga typical traditional. Oo, kaya napapagalitan to nung nagkukardate. Sabi ng teacher, walang ganyan, Aki. O, di ba? Imalay ko ba na yung nakasanayan kong choir, yung black choir kasi, na may mga pa, mga squalling ganun. Alam mo ba, spot on talaga yun sila. Hindi nila pinag-ano yung pinag-practice yun. Parang, kumbaga, sinasabi nila what the spirit tells you to do. Kasi sa kanila, kuya, this is what I've learned from my
black friends. I'm not saying it in a bad way, have black friends. Na when they were young kasi, they attended church. Every time they attend church, obliged sila na to sing with a choir while they're so young. So when they go home after classes, tapos yung mama at papa nila are pastors in the church, wala silang choice. So matututo talaga sila because they are being trained at home. Kaya sobrang galing din nila mag-adid. Tapos tinatapon talaga sila on the spot sa church. Ikaw ba naman since bata ka pa? Tapos yung church kasi nila, super supportive. So when they see the kids are trying to learn, hala, sige, go, push. Hindi kasi gaya ng mentality dito na, uy, ang bata pa niyan, dapat hindi nyo ginaganyan-ganyan. Di ba naman ganyan dito? Nahihinder yung mga talent natin. Sa akin, hinihinder yung kulot-kulot ko nung choir ako eh. Di ba lang? Natapunan ako ng clear book ilang beses. Anyway, yun, nakaka-amaze yung performance nila dito. And nag-shine na naman sila ng kanya-kanyang pag-shine nila. Oh, dami na naman namin kuda kasi galit na naman kami. Alam nyo, naku! Kulang yung isang oras sa pagdadaldal namin sa mga nagko-comment na yan. Actually, feeling ko lang kung meron tayong nakitang mga comment na 2 or 3 people, halata kasi yung comment niya, ano, same tune ba? Mm-mm. Minsan, may pattern. May pattern din. Same din yung maling spelling minsan. So, parang yun, kung gumagawa lang ng fake account yung... But anyway, that will not stop us from appreciating Divas of Queendom and Men of Kingdom. Yes. And isa na namang napakagandang performance to. And I hope you guys enjoyed it. Wala na naman yun sa songbook namin. Tanggal na naman yung mga duets na yun. So, mga matitira sa atin ngayon, Leron Senta. Ay, wag nating sabihin dahil baka kantahin na naman nila. Gagalit na talaga ako. Pakantay na naman yung bahay kubo na walang sibuyas kasi mahal pa rin hanggang ngayon. Tapos, ang dami na naman belting dun sa bahay kubo. Wala namang ganun. Oo, kinukulot pa. Anyway guys, thank you so much for watching. If you got more, comment na kayo sa baba para ma-scan ko. Oh, tsaka huwag nyo na idamay pangalan ko sa comments nyo. Nagigigil na rin talaga ako sa inyo eh. Siyempre na-appreciate ka nila kaya dinadamay nila yung pangalan. Hindi! Hindi talaga appreciate dapat, yan. Dapat nire-request talaga nakasama si Aki sa mga video na yan. Naka-specify lahat ng first sentence talaga sa mga comments nila. Kuya Nipay, pa-react with Ate Aki para mawindang na naman siya. Tapos nandito yung mga link ko. Gigigil ako. Tuwang-tuwa sila pag nawawindang. Tuwang-tuwa yung... Kung nangigigil ako sa inyo. Huwag yan itapon. Sa akin talaga itapon yan. Sa concert ng Queendom, ha? Thank you so shirts. It's so cute. Oh, guys, thank you so much. We love so you, cute. Queenies. Guys, pag gusto nyo palang nabubulol ako. Pag gusto nyo sumali sa Queenies, search nyo lang sa Facebook, Divas of Queendom. Tapos merong group doon na private group siya. Around 3,000 members na siya. Bilis lang doon kasi ilang, parang 2 months pa lang yata kami. Pero sa layon kasi may mga questions bago kayo makapasok. So yan, pasok na kayo doon. And magandang community yon kasi tulong-tulong, walang toxic, mga professional yung mga tao doon. Andun nga si Miss Jai, yung coach mismo ng GMA. Member siya doon. So, kami talaga mga admins doon, minomoderate talaga namin maayos kasi hindi naman basta-basta yung mga tao doon. Nandun din yung mom ni Marian, mom ni mga singers natin. So, anyway, thank you so much for watching and please don't forget to follow us on socials. Yes, follow us on our socials at Aki Omega Official and Nephi Axe or Nephi at Kali. Yes, thank you so much guys and hope to see all of you in my next video with Aki. Bye! Ay, ganun lang yung ano mo. Wala na akong gana energy. Talaga. Dahil kung mawawala ka. Paano yung vibrato pang matanda? Hindi ko makakaya. Ay, di sayang. Pilita Corrales. Dapat gumana. Arapi.